Hello, good morning mga kalablab kong mga OFW. Ayan, san man sulok ng mundo, especially dito sa bansang Kuwait. Ayan, katulad nyo din ba ako na OFW na pag sumasahod ay ang natitira na lang ay resibo, no? Kaya, sabi nga, tingin din tayo ng ibang opportunity. At ngayon nga ay nandito ako sa online business. Ayan. Sa online business, no, syempre natural, maglalabas tayo ng, mag-i-invest tayo, di ba? Huwag natin titignan kung ano yung, kung magkano yung i-invest natin. Ang panghinayangan natin, yung kikitain na doble-doble. Huwag natin tingnan yung kung magkano ang panghinayangan natin, yung magiging income. Ayan, ganon. Ganon yon. At saka alam nyo, sa online business, no, lalo na sa ano, yung... Actually, ngayon naman hindi na masyadong mahirap kasi nga, halos tao na yung lumalapit, nagtatanong, yun, depende na lang sa pagsagot natin yun. No? Sabi nga, talo ng masipag ang magaling na tao. O, di ba? Mga ganun yun eh. O, di ba? At saka alam nyo kasi, ang naanuhan ko lang dito sa ano, sa online business namin, no. Yung tinatawag na ano, na leverage, 'yon. Yun kasi may leverage dito. 'Yun yung nagustuhan ko dito. At saka isa pa, yung tinatawag na tangible. Na ibig sabihin, kahit saang lupalop ka, kahit nasa palengke ka, kahit nasa sakyan ka, basta't may cellphone ka, ayan, mayroon kang wifi, ayan, ongoing ang ano mo, ongoing ang business mo. Yan ang kagandahan dito sa online business. At saka halos karamihan naman eh, ngayon ganyan na online business, no? At saka alam nyo mga kalalab ko, mga OFW, ayan, mas maganda pa na dito natin i-invest yung pera na... Kumbaga, pag sahod natin, meron tayong natitira. Mas magandang dito invest natin. Bakit? Kasi dito, kikita agad yung pera natin. Kaysa, isi-saving natin sa banko natin. Yan. Katulad ko ako din, meron din akong BPI. Pero ngayon, ano ko to, ayoko nang maghulog doon. Dito ko na lang i-invest yung aking, ano, ang aking pera. Kasi, ang kagandahan nito, hindi lang doble-doble yung balik. Talagang pag masipag ka, talagang triple ang balik, no? Depende sa iyo yun. Depende sa sipag. Pag mo. Yan. Ganyan ang ano, ganyan ang aming business. Tapos yung mga tao na ang lumalapit, naghahaw at nasa sayo na lang yun kung paano mo sa kanila ipapaliwanag ang business. Sabi nga natural lang yun na mahirapan ka kasi hindi naman ano yun eh, hindi naman kaysa natural lang yung mahirapan ka ngayon kaysa habang buhay kang maghirap. O, di ba? Ganon. Ganon yun. O, di ba? Pag halimbawang nag-ano ka, nagpaliwanag ka na hindi nila masyadong naintindihan, okay lang yun kasi bago ka pa lang. Pero, dun sa pangalawa mo na papaliwanagan, parang gagaling ka na ng konti kaysa dun sa unang pinaliwanagan mo. Kasi, ibinaaraw-araw, may kinakausap ka, may pinapaliwanagan ka, dun ka gumagaling. Kumbaga, parang ano lang yan, mga kalalabe. Parang, sample ko yung parang nag-aral ka lang mag-bike, no? Eh, di ba, pag magbabike tayo, hindi pa naman tayo marunong. Nandoon na masisemplang tayo, magagasgasan tayo, masusugatan tayo, pero nandoon pa rin, babangon pa rin tayo kasi gusto nga natin matuto magbike eh. Ako nga that time ganun din ako eh. Nung nag-aral ako magbike, ang pinag-aralan ko pa sa ano, sa tiyara ko nag-aral dun sa uncle ko. Tapos bayan. Doon ako sa uncle ko nag-aral magbike kasi may bike sila. Tapos eh, gustong-gusto kong matuto mag-bike. Eh, di ngayon, di, ano, bike ako. Wala, nasisemple ako, nagas-gas-gas-gas na yung mga kamay ko, yung tuhod ko. Pero, sige pa rin, try pa din ako ng try. Kasi gusto ko nga matutunan, gusto ko maging marunong mag-bike. Tapos, nung siguro, yung talagang kasi-semplang, gumaling ako. Ayan, parang ganyan lang din ang business.
ganyan lang din yung business natin. Sa una lang, yung parang maano ka pang magpaliwanag kasi syempre first time mo, pero hanggat araw-araw, maya-maya nagpapaliwanag ka, gagaling ka. At saka ano lang, more attend lang ng training para mas nakakakuha ka pa ng technique kung ano ba yung dapat mo pang gawin, ano pa ba yung i-improve mo dapat sa sarili mo, ganun yon. Yan, ganun yon. At saka isa pa yung about sa paghikayat sa mga kapwa natin na mga OFW, yun. Natural lang yun. Alam nyo ba, habang akala nyo is habang tumatagal, ayun pala, yun yung mas magandang term, habang tumatagal, na-improve nyo yung sarili nyo, na ilalabas nyo yung potential, na ilalabas nyo yun, ito pala, magaling na akong magpaliwanag, diba? At saka dito talaga, ano lang, pasipagan lang talaga ang labanan dito. Pag masipag ka, malaki yung kikitain mo, diba? Ayaw mo noon. At saka alam nyo ba, dito kasi sa pagtatrabaho ko, magkano lang yung income ko sa isang buwan. Hindi katulad dito sa part-time ko, 18 days lang ako, kumita na ako ng 103,000. Diba? Online lang yun, 18 days lang yun. Diba? Kung sa trabaho ko, ilang buwan kong sasawarin niya, 4 na buwan kong sasawarin yun, diba? Kaya nga, mas maganda nga talaga ito na kahit paano, meron tayong pinagkakakita ang iba kasi hindi naman siguro natin kasalanan na ipinanganak tayo ng mahirap, no? Magiging kasalanan natin hanggang sa mawala tayo, mahirap pa rin tayo. Kaya hanggat meron tayong alam na opportunity na maganda, why not na hindi tayo mag-try, 'di ba? Ganun lang 'yun . Oh, 'di ba? Parang pagjojowa lang 'yan . 'Di ba? Magjowa ka, hindi kayo mag-success, break, di move on. Another ano na naman, hanggang sa matagpuan mo si forever. Ayun, ganyan. Ganyan lang 'yung business, 'di ba? Parang business lang din 'yan . 'Di ba? Ayan. At saka alam niyo mga kalalab ko, 'yung pag may dumating na opportunity sa inyo, siguro ito ay hiniling ninyo, kaya huwag niyo nang palagpasin, lalo't ayan, mahirap nga yung trabaho sa bahay, 'di ba? Halos matutulog ka na lang pag gigisingin ka pa. Hindi katulad ng ganito na meron kang online business, hawak mo ang oras mo, ikaw ang boss, ikaw ang lahat-lahat. Diba? May kumbaga, meron kang freedom sa sarili mo, may time ka, 'di ba? Kaya yun ang kagandahan sa online business. Kahit saan ka pwedeng wala ka nang upahan na pwesto. Yan, basta may laptop ka, may wifi ka, go. 'Di ba? Yan. Yan ang kagandahan. Kaya sa mga kalalab ko ng mga OFW, wag natin sayangin yung panahon, wag natin sayangin ang oras, 'di ba? Ilagay natin 'to sa tama kung gusto natin makasama ng pamilya natin, kasi hindi naman tayo forever dito sa abroad . 'Di ba? Hindi naman tayo dito. Kasi paano kung halimbawa nagkasakit tayo, paano 'yun? 'Di ba? Mas lalong kawawa yung pamilya natin, kasi syempre wala tayong naipon, lahat pinadala, nagkasakit. Parang tayo lang yung magiging kawawa, 'di ba? Ayan. Kaya dun sa mga kalalab ko ng mga OFW, yan, try nyo. Ayan. Try nyo yung business. O kung gusto nyo, try nyo yung business namin. Yan. Welcome kayo. Welcome ako na tulungan kayo. Ayan. Sa gagaling ng mga mentor namin. Ayan, Diyos ko.
wala na kayong hahanapin. Sa lahat ng opportunity na nakita ko, ito lang talaga yung masasabi ko talagang maganda. Kasi ang ganda ng system, talagang ang mga mentor talagang hihilain ka pataas. Ganyan. Tuturo sa'yo kung ano dapat mong gawin para kumita ka. Diba? Hilaan pataas, hindi pa baba. Yun ang kagandahan ng system namin. Kaya, ayan, pag okay-okay na, ayan, magpupurgod tayo ng mas maaga. O, diba? At doon natin itutuloy yung business sa Pilipinas with kasama na yung ating family, yung ating mga anak. O, diba? Kasi meron na tayong freedom. Hindi, kasi, ano, yung sa pagiging employee, 'di ba, kahit na anong sipag ang gawin mo, kahit ano pa yung kagaya sa pinagtatrabahuan ko, no, kahit anong sipag ang gawin ko doon, lahat na gawin ko doon, halos talagang ginawa ko ng lahat, wala pa rin, hindi rin tataas yung sahod until ganun pa rin, napagod ka lang, 'di ba? Tapos pag magkamali ka na, minsan pagagalitan ka pa, no? Parang nakakasawa na rin yung ganun. Kaya yan, sa ano, ito lang yung ano ko sa mga OFW na katulad ko, ayan, na naghahanap ng opportunity, this is good opportunity na hinahanap nyo. Ayan, hindi kayo pababayaan. Ayan, kasi marami na rin kaming napauwing OFW nung nakaraan, yung taga Taiwan ang napauwi namin. Ayan, sa ganda ng sistema, at talagang marami kaming natutulungan, especially talaga mga OFW. Kaya magdalawang isip pa. Ayan, sali na para join na. Ayan, join na para may mabago naman sa ano natin, may mabago naman sa buhay natin, at magiging kasama na natin yung ating ano, ating pamilya, o di ba, masaya. At alam nyo kasi, pag yung may nakikita kayo na ano, na isang opportunity, ito pa pala, nakalimutan kong sabihin, huwag nyo na kasing ikinukwento kung kanino sa kaibigan nyo, kasi hindi sila yung naka-attend, kaya so wala silang alam. Kaya ang sasabihin sa'yo, huwag ka nang sumali dyan kasi ganito yan. Ang pakinggan mo yung sarili mo, kasi once na nangailangan ka, hindi naman silang tutulong sa'yo, ikaw ang tutulong sa sarili, ano, ikaw pa rin ang tutulong sa sarili mo. Kaya hayaan mo lang sila, huwag kang makinig, focus ka lang kung ano yung gusto mo, at gawin mo lang ng tama, at talagang kikita ka. Ayan, o diba? Ayan, kung halimbawang ano, tanong lang din, ayan, para masagot kung ano yung mga dapat ano, sagutin, ayan, at para makauwi na tayo ng ano, for good, ayan. Yan lang ang aking ano, ang aking na-share sa mga kapwa ko OFW. Ayan, sana nagustuhan nyo ang aking video. I hope you like my video. Ayan, thank you for watching my video. Ayan, hanggang sa susunod ulit. We love you all.